Mga relasyon ng Minnesota players nagkakaroon ng lamat sa isa't isa. Bago yan, eto muna. Mayroong isang proposal para sa Golden State Warriors at sa Sixers. Matatanggap ng Sixers sina Andrew Wiggins, Kevin Looney, Kuminga at tatlong first round picks. Bilang kapalit, matatanggap naman ng Golden State Warriors sa Joel Embiid. Magandang pakinggan mga idol at siguradong magkakaroon ng malaking impact sa Joel Embiid sa Golden State Warriors. Pero kung ating titimbangin, marami ang hindi sang-ayon sa trade nito. Unang-una, itong si Embiid ay injury prone. Marupok ang kanyang tuhod at hindi na nga siya matibay. Ngayon nga sa Sixers ay hindi na siya nakakalaro ng back-to-back at palaging mayroong knee management. Oo, mapapakinabangan siya ng Golden State Warriors, subalit sa limitadong paraan lamang. Hindi rin basta-bastang mawawala sa Golden State Warriors, tatlong rotational na manalaro ni Coach Steve Kerr. Sa ngayon, itong Sixers ay kabilang sa mga kulelat na team sa NBA. At kaya sa kabuuan, parang magandang pakinggan at tingnan. Pero huwag na lang daw magsugal kay Joel Embiid. Philadelphia 76ers Jared McCain, proud na proud na ibinanggit ang Pilipinas. Ayon kay McCain, mayroon siyang dugong Pinoy. At least mga 10% ng kanyang dugo ay Pinoy. Yan mismo ang kanyang ibinunyag sa ESPN mga idol sa isang panayam sa kanya. Sa ngayon, si McCain ang pangatlong aktibong manalaro sa NBA na mayroong dugong Pinoy. Unang-una si Clarkson, pangalawa si Jalen Green at ngayon siya. Definitely, kung gugustuhin man ang maglaro ni Jared McCain para sa Gilas Pilipinas, mayroong mga prosesong susundin dyan. Magaling na rookie itong si Jared McCain. Siya ay nag-a-average ngayon ng 16 points sa Sixers at binabansagang consistent na manalaro nila. Kamakailan lang, siya ay gumawa ng kanyang career performance scoring 34 points laban sa Cleveland Cavaliers. Inamin mismo ni Anthony Edwards ang kanyang nararamdaman ngayon sa kanyang kupunan na tila mayroong sariling mundo ang kanyang mga teammates. Ayon kay Anthony Edwards sa panayam sa kanya, ito ang kanyang sinabi. Nais nyo bang malaman kung bakit basura ang aming nilalaro, kung bakit basura kami ngayon? Dahil yan, mayroong sariling agenda ang aking mga teammates at hindi na sila nagsasalita sa isa't isa. Bale, bagsak ang kanilang communication. Ika nga, mayroong sariling mundo ang mga manalaro ng Minnesota at bilang isang leader, ramdam yan ni Anthony Edwards mga idol. Malayo na sa ngayon ang Minnesota kumpara sa mga nagdaang season nila kung saan sila'y nakikipagsabayan sa tuktok. Ngayon sila'y nasa ibaba, mayroong kartadang 8 wins and 10 losses at sila'y natalo ng 4 na magkasunod. Hindi naman sa ating sinisisi mismo yung Minnesota pero definitely mga idol, nagkaroon talaga ng impact o ng factor ang kanilang ginawang pag-trade kay Karl-Anthony Towns papuntang New York Knicks.